So, welcome back again sa inyo mga boss. Ayan. So, ito na naman tayo sa panibago nating video. So, sa video nating ito, magtuturo naman ako na kung paano ang maintenance. So, sa Mio Sporty, ayan, kailangan natin ng monthly o regular na maintenance sa, ayan, sa motor natin. So, bakit kailangan mini-maintenance ang motor natin? Dahil, syempre, ang motorsiklo natin ay moving parts. So, kahit anong mga mahigpit na tornilyo dyan ay lumuluwag kasi kung part siya ng moving parts, sabihin na natin yung sa loob ng makina, yung piston, ayan, nagalaw-galaw ng ganun. O kaya naman yung barbula, taas-baba. So, nalilesen yung pagka-tighten o yung pagka-higpit ng mga parts. So, may possibility na pwedeng ganun mangyari or pwede rin napupudpod. Ayan. So, pag napupudpod, humihina yung strength ng parts na o yung bolts o yung nuts ng isang pyesa doon sa loob ng makina. Kaya, kailangan, syempre, monthly check-up or regular na maintenance. Ayan. Kailangan natin laging tignan. So, ayan. Kasama na yun sa pagmumotor, yung maintenance kasi talagang part niya na yun o sama na doon sa tadhana niya. Ayan. So, ang unang-una natin gagawin, mga boss, ayan, mag-start na tayo. Bubuksan natin yung engine cover. Dahil tune-up ang gagawin natin. Ayan. So, buksan na natin. So, ganun pa rin, mga boss. Meron siyang apat na body bolts. Ayan. Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos yung sa kabila, apat. Nabuksan na natin yung engine cover natin o naalis na natin, mga boss. So, eto na tayo. Makikita, unang-una nating makikita ay yung cylinder head. Ayan. So, part ng makina yan. Cylinder head, manifold, eto. Tapos, yung sa ilalim niya, yung pinagkakabitan niya ay black. Ayan. So, ang unang step natin sa gagawin tune-up ay tatanggalin itong tapet cover. Up and down yan. So, dito yung intake, mga boss. Tapos, sa baba yung exhaust. So, ibig sabihin ng intake, siya yung kukuha ng gas. Ayan, bababa dito. Tapos, kumbaga nasa loob tayo, mag-mix yung air and fuel mixture. Tapos, ignite ng spark plug o kukuryente ng spark plug para sumabog yung gas tsaka yung hangin. Tapos, magiging power na siya. So, pag naging power na siya, magiging usok. Tapos, bababa na siya dito sa exhaust natin, palabas ng kambucho. So, I hope na gets nyo, mga boss. Ayan, so, tanggalin na natin tong tapet cover natin sa taas baba. Ngayon, gagamit naman tayo ng 15mm na close range. Ayan, martilyo. Asahan, mga boss. Disclaimer lang, sariling discarte ko to, mga boss, kung paano ako mag-maintenance o mag-tune-up ng Mio Sporty ko. So, sa mga nalilito ng rotation ng pagkalas ng tapet cover o alinmang screw, isipin nyo na lang to. Ayan, nakakabit. So, ang pagkalas ay counterclockwise. Ibig sabihin ng counterclockwise ay, kumbaga, isipin nyo yung relo. Pabaliktad niya andar ng relo. Ayan ang palusen o yung pabaklas. Pag patighten naman o pahigpit, yung natural na ikot ng relo na analog. Ayan, ganun. Clockwise ang tawag. So, counterclockwise tayo kasi magkakalas tayo.
Ay! May stock puppet pa po kayo ng Mio? Puppet cover? Magkano yan, Nay? Pa? 100. Diyan lang, umikot na ako eh. Wala naman sa... panisarado po. Salamat, Nay. So balik tayo mga boss, ayan. After ko makabili ng tapet cover, ayan, 100 pesos. Dahil nabilog natin tong yung ganito sa exhaust sa ilalim. So papakita ko sa inyo mga boss. So ayan siya. Ginawa na namin ang paraan ng tito ko. Pinangiram niya ako ng vice grip at hindi talaga umubra. So ang plano ko gawin ay sisinsilin na lang natin to. So ayan mga boss, pag tinanggal niyo yung tapet cover sa ilalim, may oil siyang kasama. So ingatan niyo yung pagbaklas. Tatanggalan natin yung tapet cover. So i-check din natin mga boss yung oil seal niya. Ayan, o yung o-ring. Itong nasa taas medyo flat na, ayan, di katulad ng bago. Ito. Ito yung bago. Ayan. Round na round pa siya. So kapag itong rubber na to pumantay na dito sa linya ng cover, ayan, pwede ring palitan na lang yung o-ring. So balik na tayo dito sa ating makina. So kung makikita nyo dito sa makina natin, ito yung valve screw. Ayan. So meron siyang yung nut, tapos itong screw na nakapatong dito sa ating barbula. Ayan. So ito yung ina-adjust para clearance ng valve. So kailangan muna nating i-timing yung ating magneto. Kung hindi niyo alam kung nasaan yung magneto natin, nandito siya sa may fan. So ito, may sa brand new may goma pa yan. Itataas niyo lang tapos makikita niyo yung ayun, yung arrow na yun. So yun yung timing mark. Tapos ito yung magneto natin. Ayan. Susuksukan natin siya ng socket wrench dito sa gitna ng fan para maiikot natin. So kailangan natin ng 14mm mga boss. Ayan. Put lang natin siya para makuha natin yung dito tayo titingin sa ating magneto. Ayan mga boss. Ikot lang hanggang sa makita na natin yung ayan. So itatapat lang natin tong arrow na to sa may letter I. Ayan. So pagkatapos nating matapat mga boss, titignan naman natin tong mga valve screw natin kung nagalaw. So kapag hindi pa nagalaw, ayan, hindi pa nagtataas baba, iikot pa natin ng isang beses yung ating magneto.
bali, I muna, letter I yung guhit, tapos H yung katabi niya. Tapos itatapat natin siya doon sa may timing mark, ayan sa may arrow. So iikot pa natin ang isa. Ayan. So check na natin kung nagalaw na yung ating ayan. Kakapain nyo kapag gumagalaw na yung ating bulb screw. Ayan, sa ilalim, nagalaw din. So kapag nakatiming na yung magneto natin sa timing mark, dito na tayo sa mga bulb screw. Sunod, mga boss, gagamit naman tayo ng 9 na 9mm na close range para dito. Ayan. Tapos ng pliers. Pero meron talagang proper tools para dito sa bulb screw. Ayan. So ilalagay ko yung pitch up dito kung ano yung itsura nun. Ayan. Dahil wala pa ako ng ganyang proper tools na yan, ito munang discarte ko ang gagamitin ko. Ayan. So disclaimer nga lang pala ulit, mga boss, para sa mga bagong viewers, pwede kayong bumili ng proper tools nyo kung hindi kayo sanay na gumamit ng hindi proper tools. Pero sa akin, ayan, dahil nagagawa ko naman ng ayos, nakukuha ko yung clearance na gusto ko. Ayan. So, sa inyo naman kung gusto nyo mag proper tools o yung discarte na lang. So proceed na tayo. So luwagan muna natin yung parehas na nuts ng bulb screw. So kung mapapansin nyo, ayan, nagalaw-galaw yan. Tumataas baba. Ayan. Ayan, parehas sila. So dito naman mga boss, sa discarte ko, disclaimer ulit. Meron tayong proper tools pa rin dito para masukat yung clearance ng ating bulb screw. Ayan. Meron tayong tinatawag na peeler gauge. So sa peeler gauge, para siyang yung yero na parang baraha. Ayan, na sunod-sunod. Tapos may mga iba't ibang sizes siya. So dito naman sa gagawin natin, sariling discarte ko pa rin na sariling pakiramdaman. So nasa sa inyo mga boss kung gagayahin nyo o hindi. So sa akin ito, ayan. Kasi yung iba na maggagawa nito, paano na lang kapag walang peeler gauge na ganun. So ito, ituturo ko sa inyo yung discarte kung paano kapag walang proper tools. Ayan. So dito sa pagkapa ng ating bulb screw, ayan, ilagay mo muna sa pinaka tukod niya yung hindi sobra-sobra, ayan, tukod niya yung walang clearance. Kapag inangat baba mo, walang tutunog. So sunod, unti-unti mong luluwagan yung screw mo, eto yung nasa gitna, ayan, tapos itataas baba mo. Dapat makuha mo dito yung clearance na mahigpit siya, pero unti-unti mo luluwagan. Tapos hahawakan mo dito sa dulo at dito. So pag inangat baba mo, dapat may mararamdaman ka na unting-unting clearance dito sa intake natin. So kapag wala pa, luwagan mo lang na unti. Tapos yan, taas baba mo. Pagka meron ng clearance ng sobrang liit, ayan, pwede mo na higpitan. Pag ganito kasi ang hawak, ayan, hindi mo mararamdaman yung taas-baba. So, dito mo papakiramdaman, ayan. Pulsuhan ba? Ayan. So, medyo sikipan ko pa. So, ayan. Dito, okay na ako. Ah, pag pinakaramdaman ko, pag tinaas baba ko to, ayan, tinataas baba ko, meron siyang unting percentage na naguumpugan. So, sikipan na natin tong intake.
So yan mga boss, sa akin ang tekniko dito, unting-unti lang yung clearance ng umpugan niya. Ayan, pag pinakiramdaman na ang hawak dito, tapos dito, pag tinaas baba mo, may unting umpog. Tapos dito naman sa baba, medyo malaki yung clearance niya. So ayan mga boss, tapos na tayo dito sa pag-adjust ng clearance ng ating bulb screw, ayan, sa baba. Dito, medyo malakas yung alok, ayan, tapos dito, medyo minimal lang yung clearance, ayan. Tapos, follow up nyo na yung, kung magpapa-maintenance kayo, follow up nyo na yung paglinis ng carb, ayan. So, magkakasabay dapat yun, yung change oil. Tapos tune up. Yung tune up, ito. Ayan. Yung ina-adjust yung bulb screw. Tapos, linis carb. So, ayun. Mga boss. Balik na natin yung tappet cover. So ayan mga boss, ganun lang kadali mag-adjust ng bulb clearance. Alright, so shoutout muna tayo mga boss. Shoutout kay Brian Aldrin Wahe o Waje. Shoutout kay Paul Bacolod. Ay sorry. Shoutout kay Yel Paredes. Ayun. So shoutout kay Jolas Sapinosa Jr. Shoutout kay Arz Lumod. Shoutout kay JT, ayan, ng Isabela. Shoutout kay Brittany Lisa. O si James Pael Mau. James Pael Mau. So, yon mga boss. Happy viewing sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta. Alright. Ayan nga, ng bulb screw para sa bulb clearance. Ayan, tapos i-start na natin. So, disclaimer muna ulit mga boss. This is sariling discarte ko to. At ilang taon ko na rin ginagawa yung pag-a-adjust ng kapaan lang o ng pulsuan lang. So, ayan mga boss. Kung wala tayong proper tools. Kung nasa sa inyo naman mga boss, kung gusto nyo gawin yon or gusto nyo muna bumili ng proper tools katulad ng pillar gauge. Ayan. So, ilalagay ko dito sa picture. Ayan. Yung factory specs ng Yamaha sa clearance ng intake tsaka exhaust. So, ayan mga boss. So, try na natin paanda rin yung motor. So, ayan mga boss. Maganda yung tunog ng makina. Wala masyadong lagitik. Ayan. Alright. Cold start pa mga boss, kaya ayan, painitin muna natin. So ayan mga boss, kung bumaba man o tumaas yung minor nyo, adjust nyo lang dito. Ayan. Makikita nyo yung, ayan, yung Phillips screw na yan mga boss, adjust nyo lang. So pag counterclockwise, pag paluwag, pababa ng minor. Pero pag clockwise, ayan, pataas ng minor. So, papakita ko sa inyo mga boss. Ayan, kung naririnig nyo, tumataas yung minor. Pag counterclockwise. So, pag clockwise. Ay, pag counterclockwise, ayan. So, kukunin natin yung tamang timpla ng idle.
So ayan, okay na yan para sa akin. Balik na natin yung engine cover. So ayan mga boss, may problema nga pala akong bago. Ayan, sobrang nipis na kasi nito. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na siyang linya sa gitna. At kapag hinanginan ko, lagi na lumalambot. So nagpapalit na siguro to. Next content na siguro natin to, no? Alright.